siyang dahilan. Yun. Yan. So ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang sin or kasalanan, no? Kasi alam naman natin na ito yung dahilan bakit ang tao ay karapat dapat mapunta sa sa impyerno, o ang tao ay tunay na hindi niya nararanasan yung biyaya ng Panginoon dahil nga sa kasalanan na pumasok sa salibutan nung likhain ng Diyos yung unang mga tao, si Adan at si Eva, ay sila inatukso at tunay na nagpumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang ating objective ay una, ay tunay na madiscuss din natin yung mga bagay patungkol sa kasalanan at tunay na ma-define natin ito, at gayon din ay tunay na malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan. No? Sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito, ay makikita natin yung una na dapat natin malaman, ano ba ang kahulugan ng kasalanan, or what is the definition of sin. So I will be giving you here three definition of sin. So a sin is a disease of the soul, no, isang sakit ng ating kaluluwa o ng espiritu ng tao ay yung kasalanan. Pangalawa, ang kasalanan ay ang rejection of God, yung pagtanggi sa Diyos. At ang pangatlo ay yung hindi natin na hit or nagawa yung bagay na dapat nating gawin. No, iyan ang ibig sabihin ng kasalanan. So when sin is being defined, so sin is a disease of the soul, sin is a rejection of God, and sin is missing the mark. So this afternoon, we will be discussing 1 and 2 because it is too long to discuss the 3. So let us just ask the Holy Spirit to guide us in discussing 1 and 2. So at this point in time, let us look at the meaning of the sin, which is the disease of the soul. So we will find in Mark 7, na nakikita ninyo sa inyong mga screen, ang sabi dito, for from within, out of the heart of man, comes evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person. So makikita natin dito na yung kasalanan, ito ay sakit, no? Ito ay sakit ng ating kaluluwa. At makikita natin dito na dahil ito ay sakit na makikita natin sa ating loob. Ang sabi dyan, sin is far from within, nasa loob natin, and doon sa puso ng tao, dahil mayroon tayong sakit, lalabas yung iba't ibang uri ng mga kasalanan. So yung evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, iyan yung bunga ng kasalanan na ating mga nagagawa, no? May pumapasok din ng gatula. Okay, so we will find here in Isaiah 1 verses 5 to 6 na yung dahil sa ang kasalanan ay sakit ng ating kaluluwa, ang sabi ni Isaiah 1:5-6, yung pagkakasalang ito ay nagmumula sa ating maling kaisipan. No, siyempre kapag ikaw ay makasalanan, so lahat yan ay nagbubunga ng maling pag-iisip. No, maling pag-iisip sa tao, maling pag-iisip sa pangyayari sa iyo, at higit sa lahat, maling pag-iisip sa katotohanan. No? So nagsisimula yan sa maling pag-iisip. At gayon din, dahil sa mali ang pag-iisip natin, syempre mali din ang ating mga damdamin. No? Imbis na matuwa tayo sa isang bagay, tayo ay nagagalit. Imbis na tayo ay masiyahan sa nakikita natin na magaganda nangyayari sa ating kapwa, tayo ay hindi nasisiyahan. Imbis na tayo masiya, tayo nalulungkot dahil wala sa atin yon. No, imbis na tayo masiyahan sa nangyayaring tagumpay sa ating mga kapwa, tayo naman ay nagkakaroon ng pagkainggit. So dahil nga mali ang ating kaisipan,
Dahil ito ay sa pagkakasala ng tao, dahil mayroon ng sakit ang tao, yan sakit na yan ay yung kasalanan na para ba sa lumantipan, ang tawag po dyan ay leprosy. No, yung may sakit ka na naaagnas ang iyong mga laman. Bagamat ngayon sa ating panahon ay curable yan, pero sa panahon po ng luma at bagong tipan, ang kapag sinasabing leprosy, ikaw ay tunay na makasalanan. No? At yan ay lumalabas hindi lamang sa loob, hindi lamang sa isip, kundi nakikita rin yan sa physical. Nagmamanifest ito sa physical. Kaya nga pag mali ang isip ng tao, mali ang kanyang emotion. No. Yun. Mali yung isip ng tao. No. Mali rin yung isip na mali din ang kanyang damdamin at syempre magkakaroon din ng maling action. No? Magkakaroon din ng maling action dahil nga kung ano ang nasa isip, magiging yun ang damdamin mo at yun din syempre ang magiging action mo. No? Kaya makikita natin dito yung isang hindi napakagandang pangyayari no, sa buhay ng tao kapag nangyayari ang mga bagay na yan. Ang sabi na Romans 1:18 to 13, no, kapag basahin po natin yung Romans 1:18 to 32, no, hayaan nyo na basahin po kasi dito manggagaling yung katotohanan na ang tao ay tunay na mula pa noong una nung magkasala si Adan at si Eva, lahat ng tao ay naging makasalanan. So Romans chapter 1, yan, nasa 18 to 22. So makikita natin dito sa verse 18 to 22, ang sabi dito, the wrath of God is being revealed from heaven. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. So makikita natin dito na yung galit ng Diyos ay tunay na ipapakita mula doon sa langit. Bakit? Dahil sa kasamaan ng tao. So yung sabi dito, since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. So lahat ng mga katotohanan tungkol sa Diyos ay tunay na nahahayag, no, sa mga tao. Walang sinikreto ang Diyos para hindi siya makilala. So hayag na hayag sa mga tao ang katotohanan tungkol sa Diyos. Pero dahil sa kasamaan ng tao ay makikita natin dito na hindi nila nauunawa yung Diyos. Kaya nga sabi ng verse 18 to 20, yung nakikita natin sa paligid na bagamat tayo nasa pandemic, yung nakikita natin sa paligid na bagamat tayo ay dumaranas ng ilang hindi magandang pangyayari dahil nga sa pandemic na ito, dahil yung kahirapan at yung mga bagay na nangyayari ay tila hindi maganda. Pero sabi na ba na nakasulatan, kahit na ganyan yan, na sa tingin nyo ay hindi maganda, itong mga bagay na ito ay nagpapatotoo na mayroong Diyos, no? At bakit ginawa ng Diyos na ang kanyang imahe o ang kanyang pagiging Diyos ay makikita ng tao sa pamamagitan ng pag-oobserba niya sa kanyang paligid? Ang dahilan po, ang sabi ng ating pinag-aaralan sa Romans 18 to 32, dahil nga ang tao, upang ang tao ay wala silang maipangatwiran. No, hindi pwedeng sabihin ng tao, ay hindi ko naman kilala ang Diyos. Kasi nga ipinakita na ng Diyos mula sa paligid, sa mga pangyayari, mula sa kapwa-tao, yung pagiging Diyos niya. Kaya ang tao, hindi niya pwedeng sabihin, hindi naman kita nakilala, hindi naman kita nauunawaan. No? Para wala silang ikatwiran. At dahil dyan, ang sabi dito sa verse 21, imbes na kilalanin ng tao ang Diyos, no, dahil sa pagiging makasalanan niya, imbes na ang Diyos ay tunay na maunawaan niya, siya mismo ay sumuway, naging masuwayin at hindi niya kinilala ang Diyos. Ulitin natin yon. Kahit na ang Diyos nagpapakilala sa tao, no, para wala siya maipangatwiran, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay pinili niyang sumuway. Ang tao pinili niya
na huwag sumunod at kilalanin ang Diyos. At dahil doon, dahil pinili niya na huwag sumunod, ang sabi ng pinag-aaralan natin, ang kaisipan niya ay naging walang kwenta, futile. Hindi naging mabunga ang kanyang isip. Yung laman ng kanyang isip, laging masama. Hindi lang yung isip niya, ang naging bunga nito, pati yung kanyang puso ay naging mangmang, ang sabi ng pananakasulatan. Yung puso niya naging mangmang at yung laman ng kanyang puso ay puro mali, kadiliman. No, bakit nangyari yan? Kasi nga pinili niya na hindi kilalanin ng Diyos, pinili niya na sumuway sa Diyos. Ano pa naging bunga? Ayaw nilang maluwalhati ang Diyos. No, imbis na kilalanin nila yung tunay na Diyos, mas pinaniniwalaan pa nila yung ibang mga Diyos-Diyosan, mas pinaniniwalaan pa nila yung sinasabi ng tao kaysa sinasabi ng Diyos, mas pinaniniwalaan pa nila yung mga gawa ng Diyos kaysa sa gumawa sa mga bagay na iyan. At hindi rin nila pinapasalamatan ang Diyos. Sabi na number 4, hindi rin nagpapasalamat ang mga tao sa mga blessings na kanilang tinatanggap. Alam po ba ninyo na sa bawat araw na humihinga ang tao, ang Diyos ang nagkakaloob ng oxygen? No, kaya nga masama man o mabuti, pare-pareho tayong tumatanggap ng oxygen, pero sino po ba ang nagpapasalamat sa Diyos? Panginoon, Diyos ko, salamat po sa oxygen. Pag nagpaulan ng Diyos, hindi naman uulan lang yan para sa mababait o para sa mga mananampalataya. Uulan din yan para doon sa masasama. No, kaya nga, pero makikita natin yung bunga ng ulan na nagiging malulusog ang ating mga halaman, natutuwa yung mga plantita, mga plantitos dahil yung kanilang mga tanim ay nagiging malusog. Pero ilan po ba sa mga tao ang nagpapasalamat? Ang sabi na ating pinag-aaralan, sinadya ng tao na huwag kilalanin ng Diyos, kaya sila ay naging madamot sa pagpapasalamat sa Diyos. No? Kaya tayo naman na kumikilala sa Diyos, dapat tayo ay laging mapagpasalamat. No, may kasaysayan sa banal na kasulatan na si Jesus ay nagpagaling na 10 may sakit, 10 kitungin. No? At isa lang doon ang nagsabi, Lord, I praise you, I magnify you dahil pinagaling mo ako. Ang sabi ni Jesus, nasaan yung siyam? No, yung siyam po na yon, sinadya po nila na huwag magpasalamat sa Diyos. Sa verse 23 na Romans, makikita natin dito na ang naging resulta, hindi lang yon, kundi ang sabi ng pananakasulatan ay, basahin ko yung verse 23, ang sabi dito, and exchange the glory of the immortal God for images made to look like mortal men and birds and animals and reptiles. So imbis na ang tunay na Diyos, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na Espiritu ay kilalanin ng tao, ang ginawa nila, pinalitan nila ang tunay na Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Ang isang katangian po ng mga Korinto, ng lugar ng Korinto, ang Korinto po ay isang lugar na tinatawag na City of Many Gods. No, yung Korinto sa banal na kasulatan, noong unang panahon, sa panahon ni Jesus, yan ay tinuturing na the City of Demigods or Many Gods kasi napakaraming Diyos-Diyosan dyan. No? Imbis na kilalanin nila yung nag-iisang tunay na Diyos, kinikilala nila yung iba't ibang mga Diyos katulad ni Aphrodite, katulad ni Hermes, no, katulad ni Diana, iyan yung mga kinikilala nila, no. At maging sa kapanahunan din natin ngayon, so isang katotohanan na imbis na ang tao ay lumapit sa tunay na Diyos, ang gagawa sila ng iba't ibang mga riborto, iba't ibang mga santo, iyon ang kanilang kikilalanin. Mas yung iba pang bansa, imbis na santo o tao, ang gagawin nila, dinidiyos nila ang mga baka, dinidiyos nila mga kambing, o kahit na mga langgam ay kanilang dinidiyos, kahit kagating sila ng mga langgam, dahil iyon nga ipinalit nila sa tunay na Diyos, iginagalang nila yung mga kulisap. Nakakatuwa ba o nakakalungkot ang mga pangyayaring ito? At sa verse 25, ang sabi dyan, dahil nga sila ay kusang tumanggi na kilalanin ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, sila mismo ay pinagpalit ang tunay na katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan. No, na imbis na kanilang i-worship ang tunay na Diyos, winorship nila yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Amen? Yan po ay ang katotohanan na ang kasalanan, ang sabi ng ating pinag-aaralan sa una,
ito ay ang sakit ng kaluluwa ng tao. At dahil sa sakit ng kaluluwa ng tao, ang kanyang isipan, ang kanyang emosyon ay mali, kaya gumagawa siya ng mali. At ilan sa mga ginagawa niyang mali, ang sabi diyan, hindi nila kinikilala ang Diyos, hindi nila pinapasalamatan ang Diyos, sumasamba sila sa mga ginawa ng Diyos, pinapalitan nila ng kasinungalingan ang Diyos. No? Dahil nga sa ang tao ay tunay na nagsumuway sa Diyos, ang sabi diyan ng verse 26, hinayaan din sila ng Diyos na ang natural ay palitan nila ng maling pasyon, no? maling mga ginagawa. Na imbes na yung babae makapag-asawa ng lalaki, kitang-kita natin ngayon na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Isa sa nakalulungkot sa mga ating television, makikita natin na sikat na sikat yung mga telenovela na galing sa Thailand o maging galing sa ibang neighboring Asian nation na pinopromote ang same-sex marriage. O maging dito sa Pilipinas ay mga same-sex marriage, yung mga lalaki sa lalaki, nagkakaibigan, babae sa babae, nagkakaibigan. Yan ay bunga ng pagsaway ng tao. Ano pa? At yung ang isip ng tao, imbis na mag-isip siya ng tama, lagi niyang iniisip ay mga mali. Ano? At dahil doon, ang sabi ng verse 29 to 31, dahil doon ay nagkakaroon sila ng mga maling aksyon, no? Maling mga ginagawa. At makikita naman natin dito, dahil sa mga bagay na yan. So ang mga maling gawa, ang mga halimbawa nito ay itong mga binasa natin kanina sa Mark 7 na ito. Ano-ano yon? Nagkakaroon sila ng sexual immorality na yung hindi pa mag-asawa, nagkakaroon na sila ng sex. Sex outside marriage. Yung iba naman ay may asawa na, makikipag-asawa. Magse-sex pa sa iba, immoralidad, di ba? Mga illicit affairs, mga ano pa diyan, pagnanakaw, pagpatay ng tao, yung adultery, tapos yung iba naghahangad pa ng hindi naman sa kanya, coveting, pagiging sakim, ganid, kasamaan, wickedness, nagkakaroon ng panluloko, mga deceit, sensuality, yung mga kalibugan o mga pag-iisip ng mga bagay na tungkol sa laman. Maingitin, ano yan, mapagmura, slander, mayayabang, at higit sa lahat sila ay mga mangmang, foolish. Iyan yung mga sinasabi natin dito na mga unfitting actions, no? At kapag ganyan na nangyari, ang sabi ng Romans 1 verse 32, I will be reading this to you, although they know God's righteous decree, no? Dahil nga hindi pwedeng mangatwiran, ay Lord, hindi naman kita nakilala. Ay Lord, hindi ko naman alam na dapat gawin yan. Ano ang sabi ng pananakasulatan? Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they do not only continue to do these very things but also approve of those who practice them. Bagamat alam nila, sinasabi ng kanilang konsensya na mali ang kanilang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan ng verse 32, karapat dapat sila sa kamatayan. At hindi lang yon, ang sabi nila, at ino-okayan pa nila, ina-approve pa rin nila yung mga maling ginagawa ng ibang tao. Kaya nga meron tayong naririnig na white lies lang naman yan. No? Wala po tinatawag sa Bible na white lies. Lahat ng lies ay masama. Kahit ito ay yellow, kahit ito ay violet, kahit nga ito ay puti, yan ay lies, yan po ay tunay na masama. Kaya nga makikita natin na kapag tayo nag-oobserba, kapag mayroong mga gawain patungkol sa tunay na Diyos, po konti lang. Kasi nga maraming nag-a-approve sa mga gawain na hindi patungkol sa Diyos. No? Ang sabi dito, ang ganda nito, verse 32, they not only continue to do these very things, hindi lang nila ginagawa yung masamang mga bagay na ito, but also they approve those who practice them. Ino-okayan nila, okay yung ginagawa nyo na kayo ay magpuprosesyon, parang ganon. Okay yung ginagawa ninyo kapag mahal na araw, kayo ay magpasa ng krus para mabawasan ang inyong mga kasalanan. Di ba marami pong ganyan? No, kaya nga sabi ng James 1:15, then when lust hath conceived it, bring it forth sin. Kapag nga
ay nagkaroon tayo ng mga iba't ibang kasalanan, mga maling ginagawa, ito'y magbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan ito sa kaduluhan ay magdadala ng kamatayan. So ang tinutukoy na kamatayan dyan ay espiritual na kamatayan na ang tao nung siya ay nagkasala, ang sabi ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. Yung bunga ng kasalanan ng tao ay death. Yung death, ibig sabihin nun, nahiwalay yung relasyon ng tao at ng Diyos. Nahiwalay. No? At hindi lang yung death na yon, kundi pati yung death, eternal death doon po sa hell. Na kapag tuluyan na ang tao ay hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, siya ay mapupunta sa impyerno. No? Kaya makikita natin dito na yung katotohanan na ang Diyos, sabi ng Genesis 1:26-27, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. So binigyan niya tayo ng sarili nating isip, binigyan niya tayo ng sarili nating will, yun nakikita niyo dyan, binigyan tayo ng damdamin na katulad ng Diyos, nakakaramdam tayo ng saya, nakakaramdam tayo ng lungkot. May mga tamang damdamin, meron naman maling damdamin. Meron din tayong will, yung pumipili tayo ng tama, na gusto ng Diyos, tama lagi ang pipiliin natin. At yung lahat na ito, yung mind, will, and emotions, ay inilagay niya sa katawan ng tao. No? Kaya nga tayo, nung una, si Adan at si Eva, nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. Pero lahat ng tao, after Adam and Eve, hindi na siya kawangis ng Diyos dahil nga nagkaroon sila ng kasalanan. Kaya ang ninanais ng Diyos, ang isipan ng tao, ang kanyang emotion, pati ang kanyang pagpili, yung will niya, dapat ay sumesentro sa Diyos. Dapat, ayan, nakikita natin na itong gitna na to, ito, yung, dapat yung truth na ito, yan, yung truth na ito, pati yung will ng tao, pati yung kanyang emotion, dapat nakasentro yan sa Diyos. Para maging maayos ang buhay ng tao, para siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, dapat ang Diyos ang kumukontrol sa bagay na iyan. Kaya nga makikita natin na yung Diyos mismo ay tunay na kapag siya nasa gitna, para ang kaisipan ng tao ay laging tama, dapat alam niya yung katotohanan. No, ano yung katotohanan? For the truth shall set them free. No, ang katotohanan na tinutukoy diyan ay mula sa banal na kasulatan. At pati na yung para yung will ng tao ay maging kaluguran sa Diyos, dapat ito ay umaayon sa will ng God. Yung authority ng Diyos mismo ang binabasihan ng will ng tao upang the will of man will obey the will of God in His authority. At syempre, ang Diyos ay pag-ibig upang ang pag-ibig na to ang maging sandigan ng mga emosyon ng tao. Na tayo dapat ay, dahil umiibig tayo, natutuwa tayo kapag tayo mismo o ang ibang tao nakakagawa ng bagay na umaayon sa Diyos, at nalulungkot tayo kapag tayo ay hindi nakakagawa ng tama, pati na yung mga tao ay nagkakamali. No? At makikita din natin dito na kapag ang sarili, self, hindi ang Diyos, kapag ang sarili ang nasa gitna ng pagkatao na isang tao, nagbubunga ito ng unbelief, nawawala yung truth. Kapag ang self ang nasa gitna, nawawala yung love, nagiging walang pakialam, indifferent, at tunay na ang kanyang will, hindi niya ginagalang ang kapangyarihan ng Diyos, so napapalitan ito ng pagre-rebelde. So ang mga tao na makasalanan, iyan ang nangyayari dahil ang nakagitna sa kanilang kalooban ay ang kanilang sarili at hindi ang Diyos. So sila, ang mga taong ito, ay tunay na mapag-alinlangan, walang pananampalataya sa Diyos. Ang mga taong ito walang pakialam sa kanyang kapwa. Ang mga taong ito ay mga rebelde sa Diyos. No? At iyan yung ikalawang kahulugan ng kasalanan. Hindi lang ang kasalanan ay disobedience sa Panginoon, kundi ang kasalanan din ay ang pagtanggi, no? Rejection sa Diyos. No, yung mga tao na makasalanan, tinatanggihan nila yung Diyos. No, sabi dito
Sin is unbelief in the truth. No, yung kasalanan ay hindi paniniwala sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus, ang katotohanan ay ang banal na kasulatan. For the truth shall set them free. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No, ang sabi dito ng Hebrew 2:1-4, we must pay more careful attention, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. For if the message spoken by angels was binding and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore such a salvation? Paano daw makakaligtas ang tao kung hindi niya pinapansin ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Tunay na mula sa banal na kasulatan at maging tayo rin na nakaranas ng kaligtasan, tunay na naranasan natin yung kaligtasan na inio-offer ng Panginoon. At ang tao, dahil sa kanyang pag-aalinlangan at walang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tunay na siya, ang sabi dito, hindi siya makaliligtas. How shall we escape if we ignore such a great salvation? Kapag dinedma mo si Jesus, kapag ang tao ay hindi kinilala si Jesus, alam natin na hindi sila makakaligtas sa kaparusahan na karapat dapat sa kanila. Sin is unbelief in the truth. Pangalawa, sin is refusing the love of God. Yung emosyon ng tao para matama, dapat puno siya ng pag-ibig. At makikita natin sa Mateo 22:36-40, ang dalawang napakahalagang kautusan. At ang dalawang napakahalagang kautusan na ito ay ano? Ang tungkol sa pag-ibig. Una, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. At ang ikalawa, love your neighbor as yourself. Kapag ang tao ay hindi niya isinentro ang Diyos sa kanyang puso, so magkakasala siya dahil ang nakasentro ay ang kanyang sarili at ang kasalanan ay pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. At ang ikatlo, ang kasalanan din ay pagre-rebelde sa Panginoon. For the mind is set on the flesh is hostile to God. Rebelde. No. Masuwayin. Matigas ang ulo. For it does not submit to God's law, indeed it cannot. No. Ang sabi ng 1 John 3:4, everyone who practices sin also practices lawlessness. And sin is lawlessness. Alam naman natin kung ano ibig sabihin na rebelde. Yung mga kinikilala ng bansang Pilipinas na mga CPP-NPA, mga Abu Sayyaf, yung mga Taliban, no, mga rebelde ang tawag dyan. Ano ba yung mga rebelde? Wala silang kinikilalang batas. Ang batas nila lang ang kanilang sinusunod. Kaya nga, ang tao na hindi kumikilala sa Diyos, dahil hindi nila kilala ang Diyos, wala silang batas na sinusunod. Maging ang Diyos ay sinusuway nila. Kaya ang ibig sabihin ng kasalanan, sin is rebellion to God. No, kapag ang tao ay tunay na gumagawa ng pagre-rebelde sa Diyos, hindi nila kinikilala ang Diyos sa kanilang mga buhay, yung authority ng Diyos hindi nila kinikilala, ibig sabihin niyan, mga rebelde sila. Amen? So yan po yung ating aralin at ang sabi dito, ang definition of sin, sin is a disease of the soul. No, yung kasalanan ay sakit ng kaluluwa at dahil may sakit ang kaluluwa niya, nagkakaroon siya ng maling pag-iisip, maling emosyon at magbubunga ito ng maling aksyon. At yung ikalawa, sin is rejection of God. No. Yung nire-reject ng tao, yung truth, nire-reject ng tao, yung pag-ibig ng Panginoon, nire-reject ng tao, yung authority ng Panginoon.
No, kapag ang Diyos ay hindi nasa sentro ng tao, ang kanya sarili ang nasa sentro nito, nire-reject niya ang lahat ng bagay sa Diyos. At dahil doon, dahil sa kasalanan na ito, nagkakaroon siya ng unbelief, nagkakaroon siya ng indifference o walang pakialam sa kapwa, at nagkakaroon siya ng pagre-rebelde sa Diyos. Amen? So, iyon yung aralin natin sa mga sandaling ito. Meron po ba kayong katanungan?